babalik po ulit. So, ngayon naman, pag-usapan natin yung count A up to count tips na functions. Paano ba siya ginagamit? At para saan ba siya ginagamit? The count A function, ginagamit siya to count the number of cells na may values. Okay? So, for example, kung gusto ko i-check as a teacher kung yung mga activities ninyo ay kompleto na hindi pa. Okay? So, para mabilis kong makita kung kompleto na ba yung mga na-submit nyo, halimbawa per students or per activity. Okay? So, halimbawa dito, makikita siya by horizontal position or submission kung ang bata ba ay ilan na yung na-submit. Okay? Dito naman, kung ilan na yung nakapag-submit. Okay? So, for the specific activities. So, unahin natin dito. Total submissions per student. Okay? So, type ko lang. Count A. Then, open parenthesis yung range kung saan natin makukuha yung mga data. So, dapat kasi may note tayo. Kung halimbawa, nakapag-submit na siya. So, lagyan lang natin ang check. Kaya, kung mag-grade na natin, lagyan natin ang grade. Yan lang. Basta't may nakalagay siyang data doon sa X sa cell. Okay. So, ibig sabihin, may laman na siya. Kunin natin yung range. Then, enter. Okay. So, total submission. So, automatic makikita na natin kaagad kung ilan na yung napasa ng mga estudyante. So, per student yan. Okay? So, ngayon naman, dito naman sa baba, so, bibilangin naman kung ilan yung mga nakasubmit na per activities. So, ito per student. Kung ilan na yung natapos nila. Okay? So, ito naman, kung ilan yung nakatapos per activity. So, ganito lang siya. Equal sign count A. Drag lang natin. So, kunin natin yung range. Then, enter. Okay. Then, drag until 18. So, check natin. So, dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, correct. So, dito, kita-kita lahat. Perfect. Pag-submit. So, dito naman, so, sa total submission per student, si N8 lang yung nakakompleto. Madali natin makikita or madali namin makikita kung ano na yung mga activities na natapos nyo, ilan na, at kung sino pa yung madaming kulang. Okay? The next function is the count block. So, hide ko muna ulit ito. Hide. And hide. So, si count block naman, kabaliktaran. Okay? Binibilang naman dyan, ilan pa yung hindi na i-submit. Okay. So, tulad na halimbawa nito. So, yung activities per student na hindi pa nasasubmit. So, kanina yung natapos na. Ngayon naman, kung ilan pa yung hindi. So, ibig sabihin yan, bibilangin kung ilan yung kailangan pa niyang i-submit. So, equal sign count blank cell range, then enter. So, makikita natin, dahil isa lang yung blanco niya, so, isa lang yung not submitted niya. Then, drag ulit. So, again, si N8 ulit. So, si name 8 ulit yung wala nang kailangan pa i-submit. Okay, or kompleto na. So, dito naman, so, bilangin natin kung ilan pa yung mga hindi pa nakakasubmit. Dito, dalawa. So, activity 2, dalawa. Activity 2, 5. So, activity 3, kompleto. Okay. Ang pinakamarami ay si activity 2 at saka activity 4 na hindi pa nakakapag-submit. Okay? So, while dito naman, may pinakamarami hindi pa natatapos ay si N9, si name. Kaya, madali namin makikita kung sino pa yung mga hindi nakakasubmit
ng mga activities. Okay? Next. So, next function is the COUNTIF function. Okay, so, para saan naman si COUNTIF na function? Okay, so, bigyan ko ulit kayo ng example. Count it. So, hide ko muna ulit ito si count A. So, punta tayo kay count if. Yan. So, si count if naman, binibilang niya kung ilang beses nag-exist yung isang data sa isang column. Okay, so, halimbawa, ikaw, pangalan mo, gusto mo mabilang kung ilang beses ka na pasali sa mga contest. Pero yung total lang ng participation. So, pwede natin bilangin yon. Okay. So, dito, ganito lang siya ginagawa. So, count if. Okay. So, range. So, yung range, kung saan natin hahanapin yung mga data. Okay. Yan. So, dahil yan ay naka. So, pwede natin lagyan ng dollar sign. So, lalo na kung kailangan natin i-drag yung formula. Then, followed by the criteria. Kung ano yung hahanapin natin doon sa range na yun. Okay, so, from here, nag-exist yung Edison 5 times. Bilangin niya natin, 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So, ang Graham Bell at Da Vinci kaya, pare-parehas pala. Hindi mo din yung Graham Bell. 1, 2, 3, 4, 5. So, Da Vinci, 1, 4, 5. Okay, automatic. Ngayon, kung papalitan natin siya ng isa pa, gawin ko siya Edison. So, automatic, tumaas yung Edison, nagbawas naman yung Graham Bell. Okay. So, dahil naka-formula na tayo. Or naka-function count. If. Okay. So, punta naman tayo kay count ifs. So, hide ko na ulit ito. Hide ko naman si example ng COUNTIF. COUNTIFs pala. So, si COUNTIFs naman, halimbawa, gusto nating bilangin yung taga-kalaka, taga-balay, na taga-tuwi from each sections. Okay, so, dito naglagay na ako ng dummy data kung saan na andun yung mga sections ninyo. Then, address. Okay, so, nagbigay na ako ng random addresses. Then, ngayon, bibilangin natin kung ilan yung taga-kalaka sa Edison, ilan yung taga-balayan, ilan yung taga-tuwi. Okay? So, ganito lang yan. Equal sign, count ifs. Okay. So, count ifs, criteria range 1. So, unahin natin ito. Saan hahanapin natin yung mga sections. So, pwede natin na lagyan ng dollar sign so, para naka-pix yung naka-absolute yung reference and then yung ating criteria first criteria yung section and then so, criteria range number 2 so, yung addresses naman okay. Then, dapat naka-dollar sign ulit. Then, yung ating ito. Okay? So, ito yung ating hanapin, yung ating range. Ay, yung ating criteria. Ngayon, ang gagawin ko lang dyan, okay, i-enter ko lang siya. O, gagawin ko pala, so, i-dollar sign ko siya kasi kailangan natin i-drag pababa. Okay? Yan. So, from Edison, walang taga-kalaka. Pero tingnan natin kung meron yung Graham Bell at saka Da Vinci. Okay? So, sa Graham Bell, merong isa taga-kalaka. So, siya siguro ito. So, the rest, taga-balayan ang tuwi na.
Sa Da Vinci naman, dalawang tagakalaka. Sa isa pa, dalawa. Yan. Ngayon, yung tagabalaya naman, cosine, count ifs. Criteria rin ulit. Then, dapat naka-dollar sign. Comma. Yan. Then, ito. So, criteria range para sa address. Then, naka-absolute reference ulit. Then, criteria. Makikita niyo yung criteria ko naka cell address din. Okay, naka cell reference din para mas madali. Kung papalitan ko siya, dito lang. Dito na ako magpapalit sa cell address. Hindi na dito sa formula. Okay? So, lagyan ko siya ng dollar sign kasi idadrag ko siya pababa. Okay, so, sa Edison, dalawa yung tagabalayan. So, isa. Sa kaya dalawa. Okay. Well, yung Graham Bell na tagabalayan, dalawa din. Isa, dalawa. Then, Da Vinci, tagabalayan, isa. So, ito lang yun, isa. Okay. So, lastly, tagatuwi. So, pwede natin siyang i-drag. Okay. Kaya lang, so, ito, naka-fix na yan, naka-absolute na. Kaya lang, ito yung naging problema natin. Okay. So, papalitan natin siya. So, select lang natin dito. And then, dito naman, ito. Okay. And then, naka-fix din. Or naka-absolute reference din. Enter. Yan. Bidahin nga natin kung tatlo nga yung Edison na taga-tui. Okay. Saan ba yung isa? Dalawa. Tatlo. Okay. Wala na. Then, Graham Bell na taga-tui. Dalawa. Isa. Dalawa. Okay. Then, yung Da Vinci. Taga-tui. Isa. Dalawa. Okay. So, tama yung ating formula. So, yan po yung gamit ng count. A. Count blank, count if, at saka count ifs.